Hello, hello mga ka-Thumbsgate! Ayan, nagkita-kita ulit tayo ngayon at ang ating topic ngayon ay ang aking simpleng achievement or achievement ni Thumbsgate Studio. Pero pinauuna ko sana sa inyo mga ka-Thumbs na ginawa ko ang video na ito ay para hindi magyabang, kundi magiging inspirasyon sana sa mga katulad ko na OFW na lumayo sa kanyang pamilya para lang matupad ang kanilang mga pangarap. Alam ko lahat tayo mahirap na mahirap magsakripisyo para lang lumayo sa kanilang pamilya, pero pag nakikita natin ang bunga ng ating mga pagsisikap ay mawawala ito. So ulitin ko, ginawa ko ang video na ito ay para hindi magyabang kundi magiging inspirasyon sa mga gusto pang matupad ang kanilang mga pangarap. So, guys, ang content na ito ay about sa isang apartment. Kung paano ako nagkaroon ng isang apartment or ang kwento ng buhay ni Thumbsgate Studio. Kasama na doon ang kwento ng buhay ni Thumbsgate Studio bilang isang 14 years caregiver dito sa Israel. Ako po ay dumating dito sa Israel ng 2006. Nung nasa Pilipinas pa ako, ang plano ko talaga magkaroon ng isang apartment para magiging tuluyan ng mga mag-aaral. So ang plano ko sa Ifugao ako gagawa ng isang apartment. Pero hindi doon ang inalaw ni God. So nakabili ako ng lupa Bayombong, Nueva Vizcaya. So doon ako nagpagawa. So yung mga taga sa amin, nagtataka sila, sabi nila, bakit ako daw ang isa sa pinakamatagal na OFW doon sa barangay, pero hanggang ngayon wala pa akong bahay doon. Hindi alam ng mga taga doon or yung taga sa amin sa Ifugao na nagkaroon ako ng bahay doon sa Bayombong. Kasi never ko na pinost sa social media or pinagsasabi or pinagkukwento. So talagang sekreto talaga. Nalaman lang nila nung nagkaroon na ng mga patares doon sa third floor. So ang ginawa, dahil kulang ang tao sa Bayombong, kumuha sila doon sa Ifugao or doon sa amin para tumulong. Yung iba, nalaman na nila, doon pala, ramihan talaga doon. Wala. So yung mga pumunta naman, hindi naman nila din ikinekwento, so marami pa rin ang hindi nakakaalam. Matagal kong pinag-isipan kung dapat ko ba itong i-post sa social media. So maybe ito ang right time. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-post. Panoorin natin to. Pero bago ninyo panoorin, yung hindi pa nag-subscribe sa akin, i-click lang yung subscribe button and then click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos. Okay guys, so bali ito yung before ng lupa. So nung hindi pa nagawa yung bahay. So ang location niya ay dyan. Kung makikita niyo yung tinuturo na build na bahay, yan ay binili ko na rin noong 2018, 200 square meters. Pero itong pinagpatayuan ko ngayon, itong may bakod is 128 square meters. Tapos, yung lupa na yan, malalaking building na rin nakatayo, mga kapitbahay. Yung road na yun, or yung kalsada na yun, yung papuntang Nueva Vizcaya State University. So, yung sa kabila niya ay mga college na rin, tapos yung sa kabila naman ay palengke. So, nasa center talaga ng mga kwad, pero talaga meron pang mga kahoy. Pero parang yan na lang ang merong mga kahoy ngayon. So, nung pinapagawa ko, no October 2015, pinalinis ko na rin. So, yung mga nara na yan, medyo nahirapan sila kasi kailangan ang permit to cut. So, kailangan mo na. So, yan, nag-apply uli ako. So, yan, yung mga pamangkin ko, sila na ang mga nag-cut. So, nag-apply ka na rin kami ng soil test after ng nalinisan. So,
Ang nag-resources dyan ay ang Studfest sa Baguio City. Kasi wala sa region 2 ang pwedeng mag-surface sa araw sa itong panahon na yun. So, kung meron man at dapat sa Manila. So, tinanong ko yung engineer, sabi ko, pwede bang hanapin mo yung kung saan nilalagay yung poso para doon na rin lagay. Kasi nakita ko yung ginagawa nila. Parang yung gumagawa rin nila sa ng poso. So, ang ginawa ko, sige, huwag na ninyong tanggalin yung tubo, yun na rin ilagay ninyo para magiging poso. So, meron na rin instant poso. So, yan yung poso. Ang pinayaran ko sa pagpapagawa ng surface is 72,000, pero meron siyang mga ibang gastos kasi doon sa poso, so, magiging 80,000 yun. So, ang binayaran ko naman dyan sa plan na yan, sa house plan na yan is 80,000. So, hanggang third floor yun. Tapos, building permit yung tarpaulin. So, yan yung tarpaulin niya. So, noong October 2:30, ni-start lang namin na nagpabungkal. So, bago sila nagbungkal, nagpagawa muna sila ng mga bahay-bahay dyan. Yung mga tirahan ng mga magkagawa. Yung mga magtratrabaho. So, natatawa ko kasi parang mga binagyo. Pero okay lang kasi temporal naman daw. So, yun, yung engineer na naka-orange at saka white, yun yung engineer na dalawa. Yung isang naka-white na dalawa at saka naka-orange ang kamay. So, yun yung engineer na laging nandyan na nag-supervise para tingnan kung talagang tama ang mga ginagawa ng mga trabahador. So, fully supervised naman. So, nagkali na sila, pinadeliver na rin yung mga buhangin, yung mga mixer na galing sa Halyap, kay Ninong William Tago. Tapos, yan, nagbuhos na rin sila. Pero nung nagbuhos sila, medyo merong mga problema dahil sa dami ng mga lupa na tinanggal dyan, nag-erode. So, merong part ng mga nakali na merong road. So, itong kahoy na to is binili ko 90,000 kasi yun yung mga kahoy na talagang matitigas galing sa bundok hindi dyan Gemelina. So, yan. Yan, sa dami ng sabi ng engineer, mabigat daw kasi yung lupa kaya nag-erode dito sa baba yung mga kinalinin niya ng mga poste. Itong puno na yan, yung puno na naran, ang tagal nilang nahirapan sila nagtanggal. So, ang ginawa, para hindi masyadong mag-erode, ayan o, may mga na-erode na. Pero, ang ginawa, para hindi ma-erode, lagyan nila ng kahoy doon sa taas para linipat uli. So, kahit na nakasemento na, meron pa rin mga nag-erode, pero nakasurvive naman. Nagiging malinis din naman ang pagkagawa nila. So, nung habang nagsesemento ulit sila, malakas ang ulan. So, nabaha. Nabaha yung mga site. So, hindi ulit nila. So, paggabi, umuulan. So, yan. Ginawa na, nagsimula na rin silang gumawa ng septic tank. Pero yan is separate. Yan lang ay para lang sa CR. Iba ang nagaling sa lababo at galing sa bathroom para hindi masyadong marami ang tubig. So, gumawa ko ng ibang sarili niya papuntang labas para dun sa lababo at saka sa bathroom. Ayan. Yung mga gamit na yan, yung mga cutter, yung lahat ng mga cutter galing dito sa Israel. Kasi ang alam ko, walang gamit ang mga mga trabahador, pero meron pala yung mga foreman, dapat meron silang mga gamit na ganyan. So, lesson learned. Pero kahit na at least nagamit naman, so, kung titignan ninyo, grabe, ang daming mga, na, para, sabi ng tito ko, para naman hindi ako gumawa ng malaking bahay dati, ang dami ninyong sinayang ng mga steel bar,
kasi as in para daw silang naglalagay ng talagang maraming steel bar, may mga diamond cut pa. So eh sabi ng foreman, yan naman ang nilagay ng engineer. So yan, nag-deliver na rin sila ng mga tubo. So yan, ang ginawa na nilagay na rin nila yung mga para doon sa septic tank. Naglagay na rin sila ng mga catch basin na yan. So ayan, yung nakikita mo na rin yung mga beam na lumalabas na rin. So yung mga anak ko makukulit, laging nandiyan naglalaro, kahit binabawal nila eh talagang fan. So walang magawa sa mga bata eh. So ayan yung nakikita mo na rin sa beam sa taas. So nilagyan na rin nila ng forma, nagbuhos sila ng binuhusan na rin nila yung team hanggang sa matuyo. Nag-deliver ulit ng mga buhangin. So, yung mga poste na yan, yung poste ng oriente. Kasi mataas na yun sa taas, sa makukuha doon sa bahay. So, pinalipat nila yun, pinalipat namin yung poste. So, kami na rin ang nagbayad doon sa naglipat sa Novelco or Novitskaya Electric Corporation. So, bale, yan, nilipat nila sa kabila noong February 29. So, after noon, nagpa-deliver na rin kami ng mga kahoy, yung tawag nito, yung pagtungkod nila. Pagtungkod ba ang tawag doon? So yan, tinanggal na rin nila yung mga forma. So, nung dineliver nila yung kawayan, kasi yung kahoy ang mahal, so ang binayaran namin sa kawayan is 30,000. So marami yan. So yan na rin ang parang ginawa nila na pinag ganyan nila. Ang tawag dyan sa Tagalog, ewan ko. Kaya na lang magtignan na lang ninyo sa picture. Oh. Ang mali ko dyan is pinagamit ko sila ng yero para dyan sa mga rooftop para sa semento. Pero hindi ko advice yan. Ang sabi kasi nila maganda daw yan kasi pagtanggalin mo yan, makinis. Pero mali, ang pangit ang forma ng ceiling niya. Sabi kasi nila hindi na kailangan silingan pare kasi maganda daw ang formation. Pero hindi ko maiwan sa inyo, hindi ayaw kong i-suggest sa inyo. Pero sa third floor, hindi na ganyan ang ginamit nila. So yan, ready na. So yung sabi ko, hindi ko i-suggest sa inyo na ang gagamitin ninyo sa roof niya ay yung yero kasi nga yung formation niya ang pangit pag matapos. Or, so ayan, yung mga nagbuhos dyan ay mga estudyante na kasi kulang yung mga trabahador. So ang mga gusto mga estudyante gusto mag-part-time, sila na rin ang kinuha namin na mag-part-time para makatulong na rin sa mga estudyante. So at least marami sila. Mabot yan, 32 sila nung nag-gagawa sila ng nagbubuhod sila ng rooftop niya. So ang rate pala ng isang trabahador dyan dati ay 500 para sa foreman, para sa mga instructor is 450, and then 400 hanggang 300 naman yung mga helper. So ang mahal na rin ng rate. So, yung mga estudyante, 300, tapos yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, hindi muna sila naningil kasi sabi nila, kung may pera na kung makaraos-raos na rin, kung matapos. So ngayon, yun yung iba na kung
Well, tinutulungan ko rin sila kasi parang bayad na nung nagtrabaho sila dati, pero hindi ko rin sinasabi na bayad nila. Parang tulong ka na rin sa kanila kasi sanay kami kasi na tulungan kung sino ka nang kailangan, nandiyan sila. So, hindi naman nila sabi na, oy tito, or kapatid, yung bayad ko sa pinagtrabahoan ko sa bahay mo. Wala, so far naman wala pang naniniyan ng ganyan. Pero syempre, alam mo na kung nangangailangan din sila, bigyan mo. So, ganyan talaga. So, na kailangan ng tulungan. So, yun din ang maganda kung meron kang mga kapatid na pwedeng mag-tumulong sa'yo. So, yung nag-manage naman about yung sa pera, about yan ay yung asawa ko. Siyang pinagkatiwalaan ko kasi wala namang iba. Siya na talagang alam niyang i-manage. Naging saludo talaga ko sa kanya kung paano niya i-manage yan. Kasi every time, lahat picture, lahat video, pinipicture na kung ano yung mga kailangan. So parang updated na rin ako kung ano yung mga natapos nila. So, ganun yung asawa ko. So, nung natapos na silang nagbuhos, after ilang days, tinanggal na rin nila yung mga porma. So, ginawa nila, ayan, nabuhusan na, di ba? So, tinanggal na nila yung mga kahoy, yung mga porma, yan yung mga porma, after ilang araw ng pagka ng matigas na, after 2 weeks yata. So, after 2 weeks, nagpaniliburo lang ako ng mga buhangin, tapos mga hollow block para start na rin yung kwarto, yung mga hollow block sa baba. So, yan, naghahollow block na sila. Tapos, nakikita ko na yung mga kwarto, yung paano talaga magbubo. So, nung ginagawa yun, marami ang saya-saya ko, sabi ko, ay naku, malapit na rin kahit pa paano. So, ang usapan namin ng asawa ko, sabi ko, gumawa muna tayo ng mga gawin muna natin yan para matapos. And then, lilipat kayo para hindi kayo lagi dyan sa bahay ni Tito. Kasi nag-stay sila sa bahay ni Tito. Doon ang computer shop. Doon na rin sila kumakain. Doon na rin ang kusina nila. So, sabi ko, gawa muna tayo ng mga temporary na panto. Pero yung mga iba, hindi naman pinatemporary. Yung mga dapat lang na temporary, tulad ng door. Tapos, pero yung tulad ng door, yung mesa, yun yung mga temporary lang para lang makalipat sila. So, yun ang parang inisip ko para naman kahit papaano makales kami. Hindi naman kami pinapaupa ni Tito doon. Kaya lang, syempre, ang nakakahiya na rin, ilang taon na rin silang nakatira doon. So, sabi ko, sige, ipagawa na natin, ipatemporary na natin. So, ang pinagawa ko na rin yung para dun sa mga windows, yung plano. Kasi meron din plano yung gumawa. Yung mga sliding windows, yung pan. So, yan, nakikita na yung bahay. So, yan sa taas. Sa taas yan. Nung matigas na inakyat yung mga bakal, tapos nagpabili na rin ng machine, makina para doon sa pansop. Tapos, ayan, nagtatayos na sila. Ang bilis kaya. Ilang araw lang silang nagtayos. So, ang bili ko ng tiles na yan is 27 ang isa. Yan yung mga temporary na door at saka temporary na mesa para yun muna ang gamitin nila. Yan yung lababo namin na kulay brown.
green brown yan eh, pero ewan ko bakit brown. Bale yung mga ito, hindi na rin temporary sa harap kasi kasama na dun sa windows. Ayan, nagpa-pintor na rin ako. So after ng pintoran, agad-agad naman nagpa-housewarming. So after noong June 19, nagpa-housewarming na kami. Nagpa-housewarming na sila. So dito na nalaman ng mga pamangkin ay yung ibang taga sa amin. Sabi, ay, meron ka palang bahay dito. Parang doon na sila nabigla kasi sabi ko nga, wala akong post sa social media. Walang nakakaalam doon sa amin. Merong bahay dyan. So nung pumunta sila kasi merong galing doon na isang truck na para sila ang nag-dedicate or nag-pray. Dedicate muna bago sila tuluyan lumipat. So ayan, so pati yung computer shop nilipat na rin. Kaya meron ng computer shop dyan. Yung yan, makikita mo na yung mga temporal ng mga kusina nila. So yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo. Click notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video. Ikuwento ko sa inyo kung paano ba ako nagkaroon ng kondo or paano ako nagsimula. So, eto, and thank you for watching.